lang. Ma-interview natin si Vice Mayor Paglas ng Dato Paglas Valley po. No, sabay ng Dato Paglas dito sa may area ng Maguindanao. Sir, salamat na ikaw po. Alaykum salam. Alright. Sir, ano po ang nangyari? Bakit bigla na lang nakaganito sa area po ninyo? Actually, ang nangyari niya, dumating isa sila nung isang araw, madaling araw. Alright. Akala natin, mga bisita natin kasi sa Ramadan, may bisita, entertain niya. Pumasok sila dito mga armado, tinanong namin anong bakit nila, magpapahinga lang doon sila. Apa? After that, siyempre nalaman ng military na andirito sila sa lugar namin, inahanap doon ng military, pinunta ng military, withdraw sila sa palengke. Then yan, nagbakbakan na sila ng mga military. Nangyari kanina po? Kanina, dumating kahapon? Kahapon ng madaling araw. Wala bang mga baril pagdating nila? Hindi ba hinahinala itong mga taong? Maraming baril. Actually, 5 air ang dumating dito. Kasama ay 100 sila. 5 air ang dumating dito. Puro mga armado. Mga madaling araw. Kaya yun yung nangyari. Yun yung nangyari na hinanap ng mga military, pinuntahan yung palengke ng Paglas. And that time po ay mayroong mga tao kasi po nag-opening. Hindi rin busy kasi po is ongoing yung Ramadan natin. Anong oras exactly nangyari itong putukan? Actually, nangyari itong putukan mga nasa alas 9 na siguro kasi nag-position po ang military. Ang mga BFF naman at sa palengke na sila. Mayroon na silang sasakyan dyan na wing van, 10-wheelers na gibabad nila sa karsada. Then, naghati sila ng grupo. Mayroon dito sa may Gawad Kalinga, sa may mga African Oil. Then, mayroon dito sa palengke. Ngayon, alaman ng militar. Alam ng militar, may mga intelligent yan. Sumating sila dito sa lugar. Nakikipag-kwan pa sila. Hindi sige na barila na. Siguro, nakikipag- silipan pa sila ang posisyon saka nangyari pero wala nang civilian sa palengke. Malis naman sila. Alright. Sa nangyaring bakbak or sa nangyaring putukan kanina, may mga nasaktan ba? May mga may binugbog ba? May nasaktan yun sa area niyo, sir? Actually, wala naman silang nasaktan at saka wala rin silang sinasabi na yung human shield nila, mga tao. Wala silang sinasabi na yung hostage. Wala silang hostage. Pinaalis din nila ang tao. Ano pang plano ng local government unit? Pupulbusin? Ano ba sir? Takot din ba tayo tatapos? Saka mangyari ang Paglas sa Marawi na nangyari? Actually kami, alam naman namin yan na talagang ganun sa Marawi, nagapundo na sila dito, hindi sila alis, pero umalis naman sila. Tama siguro yung sinasabi nila magpahinga lang sila kasi pago na sila, kinahabol naman sila ng military from Kitango to Dato Piang hanggang dito. Kaya yung si Sulaiman, na assistant ni Karyalan, yung chairman of the Bunch of Islamic Freedom Fighter, ang asawa niya, kapatid ni Karyalan. Pero taga dito yun si Sulaiman. Okay. Live tayo, Vice Mayor, sa 88.3 din sa ating pagkikipagpanayam sa inyo. At gusto rin po nating malaman, kasi sa social media kaninang madaling araw, nabanggit po ninyo ay madaling araw, nandito na po sila. At nabanggit na po ninyo, gusto rin po nating malaman, lahat bang itong mga nagkikipagdikmang ito ay puros mga kalalakihan or halo ang mga ito? Actually, mga kalalakihan eh, pero mga karamihan bata, no? Nasa edad na 18, pataas. Ang grupo na yan, walang babae dyan, puro kalalakihan yan. Ang dumating na tropa na yan dito, siguro nasa 100 sila katao. Pumunta at dumating dito sa aming lugar. So, ibig sabihin na kaninang umaga yung mga lumabas sa social media, ang may mga babae, ibig sabihin itong mga to ay may posibilidad na hinold nila or hinostage nila, Vice Mayor? Walang babae na na-hold, walang babae na hostage, wala silang grupo na babae, member, wala. Siguro yung sinasabi nila mga babae, yung mga anak, pinalabas na nila. Actually, nakipagkawayan, kamayan pa sila sa mga residential dyan sa Gawad Kalinga. Okay, dumaan sila doon, papunta sa Gawad, doon sa may mga African, mga 6 o'clock in the morning. Tumabas yung mga tao, nagkipagkamayan pa sila, nadaan lang kami sabi nila. Hindi ko lang, nagpundo sila dyan sa may African. Okay, ibig sabihin na Vice Mayor, itong nangyaring ito, kung sakali man, siyempre pinalikas po ninyo ang ating mga kababayan dyan na
Ano ang ibinigay nating mga supply para naman sa kanila, lalong-lalo, siyempre alam naman natin pong Ramadan, hindi naman kailangan na masyadong supply. Pero siyempre, aabot hanggang hapon yan at magkakain o kakain din sila. Ano po ang kwan ng LGU ngayon ng Dato Paglas sa mga residente na nagsilikas? Actually, preparado na kami. Preparado na kami. Yung isang araw pa, pinalikas na namin yung mga sibilyan na malapit doon sa kampo nila. At saka yung mga tao dito sa Palinggi, pinalikas na namin. Iipon na namin doon sa may gym, doon namin sila inipon para kuhan. Meron na kaming na-prepare na foods para sa ibang place natin. No? Actually, ngayong umaga, meron kami programa na magpa-pantry kami, community pantry kami. Pero anong nangyari, yun, nangyari na ito, hindi natin maiwasan. Talaga, harapin na lang natin yung crisis na ito. Sir, sa nangyaring bagpakan, sa nangyaring ganito, ilan kaya yung naging evacuees natin? At ano mga tindahan na nagsarado? At yung mga opisina? Actually, naman eh. Sa lahat ng mga one day before, nag-close na kami. Kasi alam namin yan, nandiyan na sila sa 1 kilometers from the market, yung kampo nila dyan. Doon sila nagpapahinga. Alam namin, pupuntaan talaga ng sundalo yan, hinahanap ng sundalo yan. Kaya, nag-initiate na kami ng evacuation center. Alright. Mga tao, pinagsabihan namin, mag-ingat kayo, kaya nandiyan na sila. Mga ilan po ang mga evacuees natin, sir? Nasa 5,000 sila. Wow, ang dami, sir. So, nag-rush siya ba sa evacuation center? Malayo ba dun sa area na pinasok nila? Hindi naman. Nandito lang ang evacuation center. Nasa may gym. Nasa may gym yung evacuation center natin. Pero, tinawagan ko si Boy Tukaw. Sabi ko, sana yung mga evacuate natin kasi pero parang malapit ng mga BPF dito. Kaya nag-push to ni mga sundalo dun sa may gym, pati sa may municipal hall. Nagkabakbaka na sila sa may police station. Pina-forward naman namin yung civilian dun sa between Tulunan at saka na Kapagnas. Buwang gabi po ito ng North Cotabato at Maguindanao. Dun sa barangay rin namin na madidis o di kaya dun sa... Sir, ano po ba ang assistance ngayon at ano po ang koordinasyon na ginagawa ng provincial government ng Maguindanao? Actually, tumawag yung Governor Don Sultan Kudarat. Yung Governor Sultan Kudarat sa Maguindanao, isa lang yan eh. Diba? Sabi niya, ano may tulong namin sa inyo dyan sa Dato Paglas? Sabi ko, unang-una dito, wala pa siguro tayong may tulong ngayon kasi nasa firefight kayong ngayon. Pero mamaya, wala na, doon na tayo mag-supply sa evacuation center. Okay. Ano po ang sabi ni Governor King? Oo. Okay. Ano po ngayon ang mensahe po ninyo sa lahat ng mga kababayan nating nakantabay sa Radyo Niwan at sa mga kababayan natin na nakamonitor sa Dato Paglas, maliban sa Dato Paglas, sa mga karatig na bayan ng Dato Paglas. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Sa panahon na ngayon, ang Dato Paglas nasa krisis, no? Dahil sa man-made calamity, no? Actually, pero wag po kayong mabahala kay control po namin dito ng ating mga civilian. Wala rin namatay, walang casualties. We are prepared sa mangyayaring ganito na mga sakuna. Yung po namang mga relatives din yun ng taga Dato Paglas, sa labas ng munisipyo ng Dato Paglas, wag kayong mabahala. Kay kami na po ang bahala sa ating mga kwan dito, constituent sa Dato Paglas. Maraming salamat, Vice Mayor. Napakinggan po rin yung pahayag ni Maraming salamat. Good morning. Na mayroon na po daw tawag from the provincial government at Sultan Kudarat in Maguindanao. So, hinihintay na lang po talaga natin kung ano ang plano, ano ang magiging outcome itong area ngayon ng Dato Paglas sa area ngayon ng Maguindanao. So, mga kaibigan, at ma'am, salamat po at medyo may program kanina, pinasok natin. Maraming salamat. Stand by po kayo. Yes po. Yes po. Ito po, pupunta ako sa highway ha. Doon sa highway mismo. Dito sa tinatayuan ko na highway, almost 300 meters away doon sa may tulay na sinasabi na may bomba. Wala po kaming naririnig na putok, pero kanina sabi ni Vice sa Mayor, ay may putok pang nangyari. Sa amin po ngayon, wala pang putok na nangyari. Helen, pagdating natin na pagdating dito, walang putok na nangyari sa area nito. Yan, Bon. Patuloy kami magbabantay, patuloy kami mag...
bibigay ng update sa inyo galing dito mismo sa munisipyo ng Dato Paglas sa area ng Maguindanao. Eric Dugaduga reporting live from Maguindanao province. Ayan na. Nakalay pa ka na.